Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City, narito na ang mahalagang balita sa mga oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. May kandidato tayo na nagko-cocaine yan. Ibinunyag ni Pangulong Rodrigo Duterte na isa sa presidential candidates ay isang cocaine user. Sinabi ito ng Pangulo sa kanyang talumpati sa NTF-LCAC meeting sa Oriental Mindoro. Ayon sa chief executive, ang kandidato na galing anya sa mayamang pamilya ay lulong sa droga at alam anya ito ng marami. Hindi naman binanggit ng Pangulo ang pangalan ng tinutukoy na kandidato kasabay ng babala na isang mahinang leader ang naturang personalidad. Ano? Bakit ang Pilipino parang lukong-luko na supporting? Magtanong lang ako sa inyo, ano ang ginawa niyan? Nagdadroga yan ng cocaine ang tirada niya. Nanindigan ng China na trespassing sa kanilang teritoryo ang ginawa ng supply boat ng Pilipinas malapit sa Ayung Inchol. Sa isang press conference sa Beijing, sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Zhao Lijian na ginawa lamang ng Chinese Coast Guard ang kanilang tungkulin alinsunod sa anyay territorial sovereignty and maritime order ng kanilang bansa. Nauna rito, inalmahan ng Department of Foreign Affairs o DFA ang insidente na nagtaboy at ginamitan pa ng water cannon ang mga Pilipinong sakay ng bangka. Dagdag pa ni Zhao na nanatiling tahimik ang Ayung Inchol at patuloy umano ang komunikasyon sa pagitan ng China at ng pamahalaang Pilipinas. Nahaharap sa kasong sex trafficking sa Amerika ang kilalang founder ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibodoy. Ayon sa ulat, sa reklamong inihain ng U.S. prosecutor, kumukuha umano si Kibodoy at ilan pa nitong kasamahan ng mga kababaihan na nasa edad 12 hanggang 25 para maging personal assistant o pastorals at pinipilit na makipagtalik sa kanila. Binabantaan din umano ang mga ito at sinasaktan kapag hindi susunod sa kanilang kahilingan. Sa pinakahuling ulat, tatlo sa kanyang mga kasama ang inaresto sa Amerika habang ang tatlong iba pa kabilang na si Pastor Kibodoy ay hindi pa inaaresto dahil ang mga ito ay nasa Pilipinas. Para sa Kidlat News Update, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Sa isang probinsyang prinsipyo at matibay na paninindigan ang naging paraan ng nanunungkulan. Hindi pwedeng pumasok dito sa Kapitolyo pag walang bakuna. Yes. Hanggang saan nga ba ang kanilang ipaglalaban? Maproteksyonan lamang ang kanilang mga mamamayan mula sa banta ng pandemya. I am looking only the city and the welfare of our constituents. Samahan ang veteran journalist na si Cesar Soriano sa isang panayam kay Southern Leyte Governor Damian Mercado. Paano pinanaig ng pamahalaang panlalawigan ang kapakanan ng marami sa pamamagitan ng kamay na bakal? Magandang gabi, Pilipinas! Sa sunod-sunod na sakunang kinaharap ng lalawigan ng North Cotabato, tuluyan na bang nakabangon ang kanilang probinsya? Well, we cannot point fingers. Makikita ko lang yung walang malasakit nila. Sa isang one-on-one interview ni Cesar Soriano kay Governor Nancy Catamco, tunghayan ang kanyang mga saloobin para sa mga hamong gumigipit sa kanilang probinsya at ang kanilang sagot sa pandemya at iba pang issue na kinakaharap ng North Cotabato. The best is yet to come. Ang bagong simula. Issue One-on-One. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.